Scorpio, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 17 to 23, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. Ayan. And if you're interested in private readings, lahat ng information nasa description. Meron tayong promo para sa mga returning clients. And pa-follow like na rin ang ating Facebook page, Instagram, at ng TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Let's see, Scorpio, what's coming to you ngayong week na ito, July 17 to 23, 2023. Okay, Tree Wisdom. Meron kayong ano, yung iba sa inyo may mga pinagdadaanan kayo ngayon sa current situation na nangangailangan ng ano, ng kailangan pag-isipan ng maigi. Oo. Merong mga insights na you will realize that you need to do para masolusyonan yan. Yung iba sa inyo, meron kayong mga pag-aaralan. May research. Or you are reading, you need to read a book. No? Yung libro na yon related yan sa sitwasyon mo ngayon. And dun ka makakakuha ng insights, ng wisdom to handle the situation. Kasi merong transformation na mangyayari, no, for you, Scorpio. And yung transformation na yan, mangyayari lang yan the moment na ma-realize mo na what needs to be done. Ano yung dapat baguhin through the knowledge sa pamamagitan ng mga napag-aralan mo or nabasa mo. No? Kasi parang piniprepare ka ng universe sa mga pagbabago na kakaharapin mo. So, what is your overall energy? You have the world. The world is an achievement, no? Meron kang, pwedeng meron kang goal na na-achieve, natapos. And masayang-masaya ka kasi, you know, it's a success. Ayan, some of you are also trying to explore new opportunities outside your comfort zone. Okay? So, tinan natin yung challenge mo. What is your challenge, Scorpio? Nine of Wands. Oh, kailangan daw tibay ng dibdib. Oo, lakas ng loob. Laban lang daw. Kahit na medyo mahirap yung proseso na kailangan mapagdaanan. So, your opportunity is the Hierophant. Level up. Oo. Yung iba sa inyo, ano, may pwedeng merong upgrade, no? Pwedeng nagle-level up ka sa career mo, sa business mo, sa sitwasyon mo, sa relationship mo. Yung iba sa inyo, pwedeng, ano eh, iniisip nyo yung kung kayo ba ay magsisettle down na. Oo, kasi yung iba, pwedeng meron kayong relationship ngayon na very challenging, no? And iniisip nyo, are you ready? Ready na ba kayo for a higher level of commitment? Mm. So, for the blessing, you have the Five of Cups. As a blessing, ito yung ano eh. Actually, medyo may pagka nega card to. But kung magiging blessing to for you, ito ay realization of your past mistakes. So, ito yung maaring you will be accepting yung mga past mistakes mo. And isipin mo na ganun talaga eh, no? Minsan sabi nga eh, crying over spilled milk. Pero kasi, natapon na, no? Wala tayong magagawa. So, ang important is you are ready to move on, to move forward, to achieve your goals. Yes, may mga challenges, may mga nawala, may mga nasayang, pero it doesn't mean na titigil ka na. Mm-mm. Kasi lahat tayo nag-undergo sa transformation. Hindi tayo nagsistay sa isang sitwasyon lang as it is. We change, we grow. Diba? We evolve. So, yung iba sa inyo, may evolution. Part of your
transformation. Wow, Six of Wands, their success. Oo. Lalo na kung kayo ay nagkaroon ng financial struggle before. Ayan o. Kayo ay makaka-recover na from any financial struggle with the Nine of Pentacles and the Six of Wands. Ito yung ano, mga life's lessons nyo before. Ito yung mga hindi nag-give up, bumabangon, tapos laban ulit. Mm-mm. Kasi yung blessing mo is yung ano eh, yung mga failures mo. Oo. Kung saan ka nag-fail before, you learned from it. No? Meron kang natutunan doon at yung learnings mo na yon i-apply mo ngayon sa mga bagong opportunities na susubukan mo, papasukin mo, and doon ka na mas magiging successful. Kasi mas nag-mature ka na. Mm-mm. So, let's see what else, Scorpio. Ayan, lumabas talaga siya. Itong balloons, freedom, high vibe, you are rising up. Success, being joyful. Oh, meron daw kayong ma-achieve talaga na goals and independence. So, I think yung iba sa inyo, ili-let go nyo na yung past ninyo na related sa mga naging failures ninyo, mga wrong decisions, mga mistakes ninyo. At ang kukunin nyo lang dun is yung life's lessons. Mm-mm. And you are also having a different perspective in life ngayon. I think for some of you, makakatulong if you're going to be reading books, no? Yung mga books na yon is makakatulong sa growth ninyo, especially sa mental growth ninyo, spiritual growth, okay? So, if you are not someone na ano, if you are someone na hindi mahilig magbasa ng libro, subukan nyo na magbasa ngayon ng libro kasi marami tong maitutulong sa inyo, mga bagong knowledge, bagong perspective, natutulong sa inyo na ma-improve pa yung buhay ninyo. Okay, let's see for the love. Para sa love life ng mga Scorpio. Love life ng mga Scorpio. Passion, expectation, and soulmate. Okay, so some of you are dealing with a soulmate connection that has a lot of passion. Mm-mm. Pwedeng you are getting intimate with this person or talagang andon yung inyong very strong bond, no, ng person na to. And importante kasi na yung expectation mo sa relationship is alam nyo pareho, no? Nasabi mo yung expectation mo sa partner mo, nasabi rin ng partner mo yung expectation niya sa'yo para alam nyo kung ano yung i-deliver nyo sa isa't isa. So, merong game over. Ano to? Ano to, Scorpio? Baka may mag-end. Wag naman, no? Oo. Ano tong ending na to? Okay. Pwedeng ano, financial problems, no? Kung meron kayong mga naging financial problems ng person mo, pwedeng iyon ay matatapos na. Mm-mm. So, let's see financial ano energies naman. Money, career, finances. Money, career, finances. You are meant to be successful, Scorpio. I-affirm nyo na yan. Sabihin nyo, I am meant to be successful. Adulting stage, you are becoming more mature in handling your finances. Yes. Siguro ano, kung meron kayong naging issue sa pera, related sa relationship ninyo, pwedeng naging problema nyo ng partner nyo before, it's ending, no? Mm-mm. Kasi pareho kayo natuto. Something better awaits in your career, in your finances. Just do it. Meron daw kayong mga ideas ngayon na pwedeng matagal mo na itong pinaplano, hindi mo lang ginagawa. So, it's time to put it in action. Yan, yung procrastination kasi, ano yan eh, kung hindi ka gagawa ng action dyan, nasa isip mo lang yan, pwede ka maunahan ng iba, or pwedeng hindi mo na siya magawa at all. And how would you know it if it's going to be successful kung hindi mo ita try? Diba? Ayan. So, kailangan, ano,
try and try then. And equip yourself, no? Syempre kailangan may knowledge ka diyan, kaya nga pinagbabasa ka ng books to enhance and to enhance your knowledge, your skills to grow, okay? So that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan niyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo diyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.